Hai, kamusta tayo? Sa ang book na ng Bible kayo nakabasa? Hindi pa rin ba? Ang kukulitin ko kayo, encourage kayo magbasa ng Bible every day. Kahit ano, 10 chapters. Hindi nyo kaya 10 chapters. Ah, sige, 5 chapters. Kaya niya na yan, ano? Kahit 5 chapters lang. Tapos, pag magbabasa ng Bible, hingi tayo ng guidance from the Holy Spirit. Alam niyo na, no? Kung paano natin makakausap ang Holy Spirit, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, di ba? Ako'y nakwento ko na sa inyo nung past na mga videos na pag-share natin. Na-share ko na sa inyo yan, ano, di ba? Kasi importante yon na bilang isang follower ni Christ, believer of Christ, dapat na-experience natin na makausap ang Holy Spirit dahil Kristiyano tayo, follower tayo ni Christ. Kung nasa puso natin si Jesus Christ na totoo, si Almighty Father na totoo, kasama na rin din ang Holy Spirit. Maraming mga ano, ways kung paano tayo kausapin ng Holy Spirit. Usually, no, sa pag magpe-pray ka, maririnig mo ang boses. Dahil magpe-pray ka eh, alam nyo na kung paano nag-pray, di ba? Kung anong dapat gawin pag magpe-pray. Dapat malinis ang puso natin, magpapakumbaba tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, tsaka we should worship Him in spirit and in truth. So, kahit mag-isa ka lang, ganon, pwede kang mag-pray kahit walang laman yung kwarto mo, pwede kang mag-pray. Kasi sila Almighty Father, Jesus Christ, and Holy Spirit, hindi sila natin nakikita. Pero naramdaman natin sila, nasa puso natin sila. Kung bubuksan lang natin yung mata natin at saka yung tenga natin. At yung puso natin, importante. Dahil doon sila tumitingin, sila Almighty Father, sa puso natin. Gusto naman nila tayong kausapin eh. Gusto nila, gustong-gusto nila na kausapin tayo. Ang problema lang tayo, tayo ang may problema dahil sa kasalanan natin. Hindi nila tayo makausap. Kasi nga, holy si Almighty Father, holy si Jesus Christ, at lalo na ang Holy Spirit. Pare-pareho silang holy. Kaya, para makausap natin sila, dapat malinis yung puso natin. Nagkakasala tayo, no? Ako nagkakasala. Pero pag magkakasala tayo, hingi agad tayo ng tawad. Hingi tayo ng sorry. Tatanggapin naman nila Almighty Father ang sorry natin. Dahil makikita nila ang puso natin. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible. Kung hindi pa kayo nagbabasa, umpisahan nyo na. Talagang pag-umpisa ng Bible, hindi mo maiintindihan. hindi natin talaga maiintindihan. Para, ano, umpisahan nyo sa John. Yun ang madaling intindihan kasi yung Book of John. Tapos, pag alam nyo na, ganon, naiintindihan nyo na, punta na kayo sa Matthew, sa Mark, ganon, or sa Luke. Tapos, kung gusto natin na makita yung history, kung papano napunta sa New Testament, magbasa tayo naman ng Old Testament. Siguro ng bata kayo, nagbabasa kayo, di ba, ng Bible? Tinuturo ba sa inyo ng, sa school nyo yun? Sa, ano bang subject yun? sa ethics ba? Sa religion? Di ba tinuturo sa, hindi ba tinuturo sa inyo magbasa ng Bible? Oo nga, nung bata ko hindi sa amin tinuturo magbasa ng Bible. Ewan ko yan ngayon, parang hindi rin yata ngayon.
Kasi nung bata ko, hindi tuturo magbasa ng Bible. Nagbasa lang ako ng Bible. 10 years old ako. 10 years old ako. Kahit di ko naiintindihan. Di ko naiintindihan. 10 chapters a day. Kailangan maka 10 chapters a day ako. Unahin ko sa Genesis, Exodus, Leviticus, ganyan. Pagpapunta na sa mga medyo mahihirap, yung sa may mga battle na, yung mga nag-aaway-aaway na, ang dami ng tao, sila Absalom, sila madami na, kaya naguguluhan na ako. Pag nagulo, babalik ulit ako sa umpisa, hindi, balik ang kulit, Genesis ulit, ganon. Pag hindi nyo naiintindihan, balik ulit kayo sa umpisa. Ha? Para ano lang yung online games lang, di ba sa online games, pag na ano kayo sa online games. Yung pag na ano yung tawag doon? Nawawalan kayo ng life sa online games, di ba? Bumabalik kayo sa umpisa. O ganun lang din yun. Mas importante ito dahil ito yung libro ni Almighty Father na guide natin. Guide natin sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya siya makapal. At hindi nagbabago. Paulit ko sinasabi, makapal, hindi nagbabago. Dahil ito, na-bless to ni Almighty Father. Kaya ito nabuo ang Bible na ito dahil sa Kanya. Dahil ito ang libro natin para makilala natin ang husto, si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Hindi ko kayo na-encourage magbasa ng ibang mga leaflets or ano. Basta mag-Bible kayo. Wala akong pinapromote ito na religion, organisasyon, denominasyon. Wala. Kasi Bible, ha? Sa Bible. Hindi ba talagang pisa? sa Acts tayo mag-umpisa. Wala yung last time, no? Ano yung last time? Wala naman sumasagot. Siyempre, ako lang mag-isa dito. Gugulat ako pag may narinig akong sumasagot. yung last time yung pinag-usapan natin, yung ano, yung si Herod, no? Kasi nga, mayabang si Herod. The voice of a God and not of a man. So, nung sinabi ng mga tao yun sa kanya, he was struck by an angel of the Lord. Kasi, kahit ibang tao ang nagsabi sa kanya, kay Herod, in-acknowledge niya, oh, totoo yun. Parang ganun eh. Oh, tuwan-tuwa siya ngayon. Proud na proud siya. Dahil sa mayabang siya, hindi naman totoo yun. Tapos inamin niya na siya, na parang hindi niya sinabi, hindi ako ang Diyos. Wala siyang ano, di ba? So, he was struck by an angel of the Lord. Kaya, inuod siya, tapos namatay. No? Yun yung pinag-usapan natin dati. Ngayon dito tayo sa tsaka tinanggap pala ni Barnabas si Saul. Kasi natatakot sa kanya yung mga disciples kay Saul na baka ano lang to, trap lang to, itatrap lang tayo na to, tapos huhulihin tayo nito. Pero si Barnabas naniwala sa kanya. Okay? So dito na tayo ngayon. Sa Acts chapter 13. Now in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Barnabas, yung Barnabas yung tumanggap kay Saul. Simeon, who was also called Niger. Narinig niyo yun? Simeon, who was also called Niger. Lucius of Cyrene, Manane, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Balikan natin to. Simeon, who was also called Niger. Tingnan ko kung ano bisa ng Niger. Yung Niger came from the Latin word na Niger, which means black. So, tawag si Simeon, tawag sa kanya Niger or black. So, black siya, no? Si Simeon, maitim siya.
Niger siya. So, hindi masama ang word na Niger. Kasi nandito sa Bible eh, who was also called Niger. Siyempre parang palatandaan yun. Dahil ang daming Simeon na, di ba? So, ito naman, Simeon, who was also called Niger. Sinong Simeon yun? Simeon yung Niger. Oh, ganun. So, hindi masama. Nandito sa Bible yun. Ngayon, ang Tagalog ng Niger is Negro. May lugar tayo dito sa Pilipinas, Negros Occidental, Negros Oriental. So, hindi masama ang salitang Negro. At ang mga Filipino, tayo, nanggaling tayo sa mga Negritos. Sila ang unang nanirahan dito sa Philippines, ang mga Negritos. Di ba nasa history natin yon? So, masama ba ang salitang Negro or Negritos? Di ba hindi? Kasi, yun ang totoo. Galing tayo sa mga Negritos. At least yung mga Niger, ano to, matatangkad to, matatango sa ilong. Eh, yung mga Negritos, mga pango, mga pandak, mga kurot-kurot ang buhok. Di ba tayo yon? O, pati hindi naman tayo nagagalit pag tinatawag tayo Negritos. O ba? Hindi, gusto ko lang i-ano, ha? Ay, nahulog. Gusto ko lang i-ano, na hindi masama ang salitang Niger. Kasi Niger, ibig sabihin black. Ha? Nasa Spanish, Negro. So, masama ba yun? O di burahin na natin ang salitang black sa ano? Sa English, sa lahat na, tanggalin na natin, pati yung kulay na black, tanggalin na natin. Ang dami kasi nating, ano yun, no? So, sino ngayon ang insecure dito? Bakit nagagalit sa mga salitang Niger? Sinong insecure? Yung Niger mismo. Pero tayo, wala naman tayong problema eh. Then, tanggap naman eh. Di ba? Naging presidente pa nga eh. Ng isang malaking bansa, di ba? So, wala nga racism. Meron ba? Eh, ba't kung may racism, bakit naging presidente? Oh, bakit naging sikat din, di ba? Bakit mataas ang posisyon sa government? Mataas ang posisyon sa lipunan? So, asan ang racism doon? So, yung gumagawa lang ng racism, sino na lang ang gugulo sa atin? Ang demonyo, ha? Ang demonyo na lang ang gugulo. Ginagawa niyo tayong mga tanga na, may racism yan kasi ganyan ka. Hindi. Demonyo ang gumagawa sa atin, nagsusulsul sa atin noon. Dahil hindi masama ang salitang Niger. Bilib pa nga ako, natatangkad nila. At saka, alam mo ba na, napansin ko lang, pag Niger ka, malakas ang katawan mo, no? Ha? Yun ang blessing sa kanila ni Almighty Father. Oo, dark nga ang skin mo. Pero yung, yung height mo, yung lakas ng katawan mo, ibang klase, di ba? Naiintindihan niyo pa yung gusto kong sabihin. Malakas ang mga dark skin. Malakas tumalon, malakas sa mga competition, di ba? Mabilis tumakbo. Yun nga, ang pagkakaiba nga lang, itim lang ang kulay nila. Pero yung talent naman, sobrang talented, pati sa pagkanta. So, dapat ba tayong ma-insecure? Dapat ba natin isigaw ang racism? Hindi. Dahil, sikat na singer nga eh, inaano nga natin, di ba? Pinapatronize nga natin. So, sino naman ang gugulo sa atin? Ang demonyo, okay? So, huwag tayong makikinig sa mga demonyo. Yung mga dark skin, huwag kayo makikinig sa demonyo. Dahil demonyo na nagsisalsal sa atin. Gusto na tayong pag-away-awayin. Pati yung may nakausap kasi ako dati na online, mababae, Chinese siya. Sabi ko, in-check. Nag-post ako, in-check. Nagalit siya, bakit daw in-check? Dahil hindi naman daw sila in-check. Chinese sila. Ano ba ang Tagalog ng incheck? Ano ba Tagalog ng Chinese? Incheck. At saka hindi masama ang salitang incheck. Alam niyo kung bakit? Sa Noli Metangere, nagbabanggit doon si Jose Rizal ang mga incheck. O so masama ba ang salitang incheck? Hindi masama ang salitang incheck. So sino lang ang nagagalit? Yung mga matataasang ere, yung may mga pride na bakit mo ako tatawagan yung chigato? Hindi. So, hindi yun. Okay? Kasi ultimo si Jose Rizal nagtatawag ng inchik sa mga, diba? Chinese dun sa Noni Metangere. Tsaka sa El Filibusterismo. Nababasa niya ba yun? Ha?
Kaya yung mga incheck, huwag mo kayo magagalit. Pag tinatawag ko yung incheck, kasi nasa book yun ng Noli Metangere at saka sa filibusterismo. Ang mga Filipino nagagalit ba tayo pag tinatawag tayong Indio? Ha? Ng mga pagpango tayo? Pag maliliit tayo? Pag mga ano? Hindi naman tayo nagagalit. Tapos tanggap naman natin kung sino tayo. Buti naman yung mga Pilipino, tanggap tayo, no? Tanggap natin na maitim tayo. Kailangan natin magluta dahil maitim tayo. Tanggap natin yun. E yung ibang mga lahi, hindi nila tanggap, no? Ba't ganun? At saka isa pa, isa pa, meron pa, ito, ang, alam nyo ba na ang buto ng tao, may tatlong klase ng buto ng tao. Okay? Sa, ano yun, pag sa mga hinuhukay, yung sa ancient history, ancient ulit, sa ancient, no, na mga, ano, na pinag-aaralan sa school, may tatlong klase ng buto. Alam niyo ba yun? Kasi pag hinukay tayo yung balat natin, hindi na malalaman kung anong lahi mo. Diba? Kasi wala ka ng balat, wala ka ng facial features, wala na. Ang natitira na lang yung bungo, tsaka yung mga buto. Diba? So, ang natitira ngayon, ano ngayon ang natitira? Pag hinukay tayo ng mga future ng mga ano ng mga tao. Kasi ngayon, 'di ba? Naghuhukay tayo ng mga tao na oy, saan galing tong taong 'to? Anong ano na 'to? History ng tao na 'to. So may tatlong klase ng buto. Negroid, Caucasoid, and Mongoloid. Yung mga Chinese saka tayo, mga incheck tayo, may lahi rin kasi tayo incheck, no? Tawag sa atin, Mongoloid, kasi yung buto natin, yung facial features, yung mga pagkaka-groove-groove, yung mga ng buto, alam niyo ba yon? Naintindihan niyo ba ako? Yung buto natin, may pagkakainyang characteristics, Mongoloid, Negroid, and Caucasoid. Pag nakita na ganyan ang buto mo, ah, Negroid to. Kasi puti naman ang buto ng Negroid eh. Hindi naman, wala namang kulay. Kagaya ng sa Mongoloid, wala rin kulay, puti lang. Then pare-parehong puti ang kulay ng mga buto. Nagkakatalo lang sa yung mga buto, yung mga naka-protrude na buto, ay ito, Mongoloid to. Ganon. So yun yung tatlong klase ng mga buto. Negroid, Mongoloid, tsaka Caucasoid. Yung mga Caucasoid, yung mga white naman, yun iba din naman ang korte ng bungo nila. Ganon. So, iba-iba ang korte kasi ng bungo ng tatlong yun. Okay? Kaya, huwag tayong magagalit. Dahil normal yun, na Negroid. Okay? So, dapat ibahin na lang pala natin yung, ano, yung huwag ng Negroid. Kasi ang hirin natin sa mga politically correct na mga words, di ba? So, nabanggit ko lang yun. Kasi nga, itong si Simeon, tawag din sa kanya, Niger. Okay? Which means, ano siya? Dark-skinned siya or black. Tsaka, di ba mayroong country na Nigeria? So, yun. Maitim kasi siya. Kasi yung Latin word ng Negro is Niger. Nagkakaintindihan na tayo. At si Luyus. Ito yung mga binanggit ko ng mga tao. Balikan ko ulit ha. Barnabas, Simeon, who was also called Niger, Lucius of Cyrene, Manayen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So magkasama ngayon si Barnabas at saka si Saul. Sabi ng Holy Spirit, pinagsama silang dalawa na pupunta sa mga Gentiles at magpipreach ng Word of God. Then having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. Importante ang fasting at saka yung praying.
Importante to kasi ito yung nagpapalakas ng katawan natin, tsaka ng puso, tsaka ng isipan natin, tsaka ng yung Almighty Father na nasa sa atin, mananahan siya sa atin. Kasi pag magpe-pray ka, kailangan malinis ka, tsaka pag magfa-fast ka, ano ba ang fasting? Di ba nagkwento na tayo about fasting na hindi ka kakain, ang gagawin mo lang, magpe-pray ka, at saka magbabasa ka ng Word of God. Puro yun, puro prayer and Word of God. Yun ang gagawin mo. Hindi chismisan yun na ginagawa dati ng bata ako. Nachichismisan yung mga ano. Ang kakainin mo lang pag nagpa-fasting ka is kape or water. Yun, ha? Walang solid food. O, dito tayo. So, being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there, they sailed to Cyprus. Hanggang ngayon, may country pa rin na Cyprus, di ba? So, yung mga lugar na binabanggit dito, i-check nyo sa internet, meron pa rin, okay? So, totoo itong Bible, dahil yung mga binabanggit na mga lugar dito, nag-exist, pag hinanap mo sa internet, nag-exist. Pero, wala nang tao, wala nang nakatira. Pero, ang tawag dati doon sa lugar na yung ganon, ganon. Naintindihan niyo ako, ha? Kaya yung mga binabanggit na mga lugar dito, meron to. Kaya hindi to katang-isip. Hindi to gawa ng tao. Nagsulat, tao, pero, sino ang author? Si Jesus Christ at ang Holy Spirit at si Almighty Father. Hindi naman kasi ito parang yung Old Testament, kasi di ba yung Old Testament ang nagsulat nun si Almighty Father. Ha? Alam niyo yun, di ba? Si Almighty Father na lang may dadala ng bato si ano. May bato doon sa taas, tapos sinulat ni Almighty Father doon sa bato yung Ten Commandments. Hindi naman ito yun. Hindi naman ito sa Bible. Kasi itong Bible, ang nagsulat nito, yung mga disciples of Jesus Christ, tsaka yung mga apostles niya. So, lahat na to, mga proof to. Okay? At saka, pansinin nyo, yung mga story na binabanggit ni Saul, ni Paul dito, at saka ni Peter, makikita mo rin sa Matthew, Mark, Luke, John. Kasi, ano to eh, parang testimony nila. Okay? Nagte-testify sila sa mga tao na buhay si Jesus Christ. Kaya yung mga story dito, may kadugtong sa Matthew, Mark, Luke, John. Kasi nagko-corroborate sila. Alam niyo yun, di ba? Pag may mga witness ka sa husgado. Di ba pag nasa husgado, may mga witness kami dito. Nagko-corroborate sila. Nag-eksakto sila ng mga istorya. Kaya nga, di ba pag nasa, ano ka, nasa nagiging witness ka or dapat totoo ang sasabihin mo kasi mahirap magsinungaling. Ha? Hindi mo walang ano, madaming discrepancy kasi yung mga tanong sa pagdinemanda ka or may or witness ka, pinapaikot-ikot ang tanong. Pero ang sagot, yun pa rin. Kaya dito sa Bible, kahit paikot-ikutin mo tong Bible, ikot-ikutin mo. Di ba kaya nga minsan pag nagkakwentuhan tayo, iniikot-ikot natin tong Bible, ang kadugtong pa rin, ang kahuli-hulihan pa rin na sagot, si Jesus Christ, Almighty Father, at ang Holy Spirit. Yung pa rin ang puntahan. Yung pa rin ang ending. Yun ang start, the Alpha and the Omega. Balik tayo dito, ang dami ko sinasabi. Hindi ka na ako tumawa. Ang dami ko sinasabi, no? Pasensya na. Ibabalik tayo dito. Kasi para maintindihan nyo. O tama na, magsasalitaan. Ito na. So, being sent by the Holy Spirit, they went to Seleucia, and from there, they sailed to Cyprus. And when they arrived to Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Etong si John na to, ito si John Mark. Si John Mark, siya ay nagsulat ng Book of Mark. Okay, so ginawa niya ng assistant si Mark. Tanda niyo to ha, si Mark ha, assistant nila. Kasi di ba John Mark siya? Hindi to si John the Beloved ha. Hindi rin to si John the Baptist, ito si John Mark.
Now, when they had gone through the island to Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus. O, may nanggaya ng pangalan ni Jesus. Kasi ang demonyo talaga, mahilig bang gaya yan. So, may ginaya ang pangalan ni Jesus, pero sa kanyang lagyan niya ng Bar. Bar-Jesus. Ano siya? False prophet siya, at saka sorcerer din siya. Diba doon sa medyo two chapters ba yun? Before this one, pinag-aralan natin yung sorcerer, no? Na isa, sorcerer. Ito, sorcerer din siya. Pangalan niya, Bar-Jesus. Balik tayo. Who was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man? This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Si Sergius Paulus, matalinong tao siya. Tinawag niya si Barnabas and Saul, pinatawag niya, kasi gusto niyang makilala si Almighty Father. Pero itong si Elimas kasi, pag trinanslate yung pangalan doon niya, is ni Bar-Jesus, Elimas. So, but Elimas, the sorcerer, for his name is translated na Bar-Jesus nga, so Elimas, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So, ayaw ni Elimas na makilala ni Sergius Paulus si God. O, tingnan mo. Sorcerer siya, ayaw niya makilala ni Sergius Paulus si God. Nililigaw niya. Gusto niyang iligaw. Kasi nga, sorcerer siya. At dahil sorcerer niya, ang power niya is galing sa mga fallen angels. At alam naman natin ang mga fallen angels is not from God dahil umalis sila kay God sang sinamahan nila si Satanas. So, ang kontrabido si Elimas, di ba? And then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord?" Kinausap ni Paul yung si Elimas. Sabi niya, anak ka ng demonyo, kalaban ka ng kabutihan. Puro kakasinungalingan. Sap-tasap, tinugtog pa niya ang Paul. "And now, indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time." And immediately, a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. So si Elimas, nabulag siya. Kasi nga, gusto niyang iligaw yung proconsul. Ayaw yung, kasi under ng demonyo si Elimas, kasi ayaw ng demonyo makilala ni Sergius Paulus si God. Kaya ganun na kinakalaban niya, na ano siya, hinaharang niya, ganun. Nung nabulag ngayon si Elimas, then the proconsul believed. When he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Now, when Paul and his party set sail for Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Diba kanina kasama nila si Mark dyan? Pero, umalis si Mark dyan. Iniwan sila. Okay? So, tandaan natin ito. Iniwan ni Mark dyan si Saul at saka si Barnabas. And when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia and went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. And after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, "Men and brethren, if you have any word of exhortation for the people, say on." Kung may gusto kayong sabihin, magsalita na kayo, sabi sa synagogue. Then Paul stood up and motioning with his hand, saying, "Men of Israel, and you who fear God, listen." So, si Paul, di ba bago pa lang siyang naniniwala kay Jesus Christ, tsaka sa Almighty Father, tsaka sa Holy Spirit. Pero ang bilis ng transition niya, dahil nagtiwala agad siya kay Jesus Christ. Kaya ngayon, nagsishare na siya agad ng Word of God. Nagsishare na siya. Malakas ang loob ni Paul.
Malakas ang loob ni Paul. I believe na kaya rin isa siya sa pinili ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ na mag-spread ng word of God ng time na yun is malakas ang loob ni Paul. Pero alam naman natin na nasira yung isang mata ni Paul, di ba? Isang mata ba o dalawa? Basta may sira sa kanya mata. The God of this people, Israel, chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt. And with an uplifted arm, He brought them out of it. Now, for a time of about 40 years, He put up with their ways in the wilderness. Alam niyo itong 40 years? Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, na pag magbabasa tayo ng Bible, magkakadugtong lahat to. So, nagkakwento na naman si Paul about dun sa Old Testament, kung paano napunta sila Moses, kung paano inalis ni Moses yung mga tao sa Egypt papunta sa Promised Land. Pero hindi nakapasok ng Promised Land si Moses at saka yung ibang mga matatanda. 40 years silang paikot-ikot sa wilderness or sa desert kasi matitigas ang ulo nila. Kaya kahit si Moses, hindi niya nakita yung Promised Land. Nakita lang niya from afar ni Moses. So itong kinukwento ngayon ni Paul. Now for a time of about 40 years, he put up with their ways in the wilderness. And he had destroyed 7 nations in the land of Canaan. He distributed their land to them by allotment. After that, he gave them judges for about 450 years until Samuel the prophet. And afterward, they asked for a king. So God gave them Saul, the son of Kish. Diba nga ang naghingi ng king yung mga tao? A man of the tribe of Benjamin for 40 years. And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. So, kinukwento ni Paul to sa mga Israelites or men of Israel. From this man's seed, according to the promise, God raised up for Israel a Savior, Jesus Christ. Kaya nga, di ba, galing sa lineage ni David, si Jesus Christ. Dahil si Joseph, kahit hindi niya tunay na ama si Joseph, siya rin to ba yung tatay-tatayan dito sa lupa. Kaya galing sa lineage ni David, si Jesus Christ. After John had first preached before his coming, the baptism of repentance to all the people of Israel. So kinukwento na naman dito ni Paul si John na nag-preach muna dahil making paving the way for Jesus' arrival. Na siya nagbaptize kay Jesus Christ sa water. And as John was finishing his course, he said, "Who do you think I am?" I am not he, sabi ni John. Hindi ako siya. But behold, here comes one after me, the sandals of whose feet I am not worthy to. Yun ang sabi ni John the Baptist. Hindi siya worthy na kahit hawakan yung sandals, hindi siya worthy. Kasi si John lang yung nagpe-pave way sa pagdating ni Jesus Christ. Men and brethren, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to you the word of this salvation has been sent. For those who dwell in Israel and their rulers, because they did not know him, nor even the voices of the prophets which are read every Sabbath have fulfilled them in condemning him. So yung mga tao sa Jerusalem, hindi nila kilala si Jesus Christ. Pati yung mga prophets, hindi nila kilala. Kaya nga nila pinapatay, di ba?
Sinasabi nila na para sila kay God, para sila kay God, para kay Almighty Father. Pero pinapatay naman nila yung mga prophets. Ba't ganon? Kasi gawa yun ni Satanas. Ang kalaban na naman yun na naninira. Laging panira siya. Kasi gusto niyang maghakot ng mga tao sa impyerno. Tuloy natin ha. And though they found no cause for death in him, they asked Pilate that he should be put to death. Now when they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. Kaya sinabi dito, they took him down from the tree, kasi sa, di ba yung cross galing sa tree, yung pako, I mean yung hinila-hila ni Jesus, korting, nagaling siya sa tree, pero paano siya, di ba, kahoy. Kaya tinawag na tree. Kaya dito sabi, they took him down from the tree. Kasi nga, gawa sa kahoy yung tree, gawa rin sa, yung cross sa kahoy. And laid him in a tomb. But God raised him from the dead. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. And we declare to you glad tidings, that promise which was made to the fathers, God has fulfilled this for us, their children, in that he has raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm. So nagbabanggit dito ng mga verse si Paul, galing sa Old Testament. Ito galing sa Psalm 2. You are my son, today I have begotten you. Kasi yung mga nasa Psalm, tsaka yung mga sinasabi ni Isaiah, Jeremiah, yung mga ano yung prophecy yun. So ito yung binabanggit nila to, na na-fulfilled yung pagdating ni Jesus Christ. And that he raised him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David. Hindi nabulok si Jesus Christ. Kahit naging tao siya, hindi siya nabulok. Hindi siya nabulok. Kahit, kasi kahit minsan hindi siya nagkaroon ng pagkakasalanan, hindi siya nagkasala, sinunod niya si Almighty Father. May dadagdag lang ako ah. May narinig ako na napanood sa YouTube na isang may isang religion, sinasabi niya, saan dito sa Bible, ipakita nyo sa akin sa Bible na sinasabi ni Jesus na siya ang Diyos. Yun ang sabi nung religion yun eh. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Isa siyang religion. Ang gusto doon niya, makita na sinasabi ni Jesus Christ na God siya. Yun ang sabi nung lalaki na nakita ko sa YouTube. Kung kilala natin si Jesus Christ, hindi niya sasabihin na God siya. Bakit? Kasi mataas ang respeto niya kay Almighty Father. Lahat ina-acknowledge niya si Almighty Father. Sobrang pagrespeto niya kay Almighty Father. Kaya hindi never magsasalita si Jesus ng ganon. Dahil mapagkumbaba si Jesus Christ, mapagkumbaba si Almighty Father, hindi siya magsasalita ng ganon. Kung kilala natin si Jesus Christ, hindi ganon si Jesus Christ. Mapagkumbaba. Na kahit Diyos siya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kaya never si Jesus magsasalita ng ganon. Kaya di ba nung ipinamana na ni Almighty Father kay Jesus Christ lahat? Kasi nga mapagkumbaba si Jesus Christ. Hindi niya inaagawan ng pwesto si Almighty Father dahil nirerespeto niya, sobrang pagrespeto at pagmamahal niya. Kaya, pero ayokong sagutan yung ano eh, yung nagano sa YouTube kasi hindi mahiling makipagdebate si Jesus Christ. Hindi ganun si Jesus Christ. At saka kung sasabihin ba ni Jesus Christ na siya ang Diyos, maniniwala ba ang mga tao sa kanya? Hindi rin.
lahat na, gaya ngayon, lahat na nga ng proof nandito na, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. So, baliwala, di ba? Bakit? Kasi nga, nabulag na sila. Bulag sila, bingi na sila. Nakasara pa ang puso nila. Naintindihan natin? Dahil kung kilala natin si Jesus Christ, hindi siya ganon. Kahit hanggang ngayon, mapag-umaba pa rin si Jesus Christ. Si Almighty Father, yung tatay natin, mapag-umaba pa rin. Never silang magyayabang. Sino lang ba ang mayabang? O kilala natin kung sino ang mayabang. Pero si Jesus Christ, yung Almighty Father, hindi nila gagawin yun. Mapag-umaba sila. Sinabi lang ni Almighty Father na I am the Lord your God. Oo, kasi nga, Diyos siya. Diyos siya, siya ang Diyos, hari ng mga hari. At dapat natin ibigay sa Kanya yon. Pero yung isiksik sa atin na Diyos ako, hindi ganun. Kaya ibigay natin yung nararapat na respeto at pagmamahal kay Almighty Father. Pati na rin kay Jesus Christ. At sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang nagiging way para makausap natin si Almighty Father. Dahil yung mga words niya, pag kinakausap niya tayo, through the Holy Spirit yon. And that He raised Him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken this, I will give you the sure mercies of David. Therefore, He also says in another psalm, you will not allow your Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption. So, di ba si David, namatay siya at nabulok siya. Sinasabi dito na so, hindi si David itong pinapatungkulan dito, kundi si Jesus Christ. Dito sa sinasabi sa Psalm na prophecy ni Psalm, prophecy ni David. Naintindihan niyo ba ako? Gusto kong sabi. Alam niyo yung sinasabi ko? Konti lang sa gusto kong, marami akong gustong sabihin. Pero yung naano ko lang, konti lang, eh, pasensya na ha. Madami akong naiisip, pero yung konti lang yung nababanggit ko. Kasi kung pag-uusapan natin to ng dire-diretso, mahaba to. Tingnan nyo, 43 minutes pa lang, hindi, nangalati na ba tayo sa isang chapter? Hindi pa? O ano ha, isang chapter lang pala to eh, ano ba yan? For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried with his fathers, and saw corruption. But he whom God raised up saw no corruption. Therefore, let it be known to you, brethren, that through this man is preached to you the forgiveness of sins. And by him, everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. Hindi ma-justify ng law ni Moses. Yung nangyari kay Jesus Christ. Kasi ang pinipilit ng mga Jew is yung law ni Moses. Kaya in-explain dito ni Paul na hindi ma-justify yung law ni Moses dun sa nangyari kay Jesus Christ. Beware therefore, lest what has been spoken in the prophets come upon you. Behold, you despisers, marvel and perish. For I work a work in your days, a work which you will by no means believe, though one were to declare it to you. Nakita nyo? Naintindihan nyo? Kahit na may magsabi sa inyo, hindi kayo maniniwala. Kagaya di ba na nagsabi na oh, dapat kailangan makita. Kahit sabihin natin, kahit nakasulat pa dito sa Bible, hindi pa rin maniniwala yun. Gusto na ng gulo nun. Gusto na ng gulo nun. Walang bearing, walang kwentang ano yon. Hindi dapat na, yung mga ganong ano, hindi dapat sinasagot. Kasi may sumagot na isang ano.
Preacher, hindi dapat sumagot eh. Hindi dapat gano'n, no? Pero ngayon ba't ako sumagot? Kasi gusto ko lang malaman ninyo na hindi gagawin ni Jesus Christ yon. Na ipagduldulan niya na Diyos ako, Diyos ako. Hindi. Hindi siya gano'n. Mapagkumbaba si Jesus Christ. Mana siya kay Almighty Father. Mapagkumbaba. Kaya lang gusto niyo Almighty Father na mahalin natin siya. Kasi tayo siya, ano natin, tatay natin siya eh. Di ba pag may anak ka, oy anak kita, di ba kung tayo, ganun tayo, di ba si Almighty Father pa kaya? O anak kita, o ano ka, akong gano'n sa'yo, ano, anak kita, o di ba ganun? Mahalin mo naman ako, anak naman kita eh, inalagaan kita, mahal kita, ganun, ganun si Almighty Father. Naintindihan niyo? Kung tayo, ganun tayo si Almighty Father pa kayo na sa kanya nagagaling ang pagmamahal. O inuulit ko sa inyo, sa kanya galing ang pagmamahal. Blessing and conflict. Ito naman ha, iduloy natin to ha. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Lumapit na naman ang mga Gentiles. Gentiles tayo yon, hindi kasi tayo Jew. Kasi dalawang klase lang nung time na yun, Gentiles and Jew. Tayo, Gentiles tayo kasi hindi tayo Jew. Ano intindihan nyo? So, naglumapit ang mga Gentiles. Sabi, please naman yung kinakwento mo about kay Moses, about dun sa kay David, about kay Jesus Christ. Ikwento mo naman sa amin din. Nagmakaawa sila, naggusto-gusto nila makarinig ng salita ng Diyos. Kaya nagsabi sila kay Saul. Now, when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. May mga Jews din na naniwala, okay? May mga Hudyo din na naniwala kay Paul and Barnabas. On the next Sabbath day, almost the whole city came together to hear the word of God. So, ang dami ng tao na gusto makarinig ng salita ng Diyos. Sa Antioch. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and contradicting and blaspheming. They opposed the things spoken by Paul. Nainggit ang mga Hudyo. Nainggit ang mga Jew. Naku, ba't ang daming dumarating dito? Bakit tayo na nag-ano tayo? Walang naniniwala. Ba't kaya ang daming? Kaya ang ginawa ngayon ng mga Jew na nandun sa mga tao, mali yan, sinasabi ni Paul at saka ni Barnabas, huwag kayo maniwala dyan, nangugulo din naman sila. Lalong lumakas ang loob ni Paul at saka ni Barnabas. Then Paul and Barnabas grew bold and said, "It was necessary that the word of God should be spoken to you first. But since you reject it and judge yourselves unworthy of the everlasting life, behold, we turn to the Gentiles." So itong si Barnabas at saka si Paul, sinabi niya, dapat sa inyo mauuna sasabihin ang word of God about kay Jesus sa pagkamatay niya at sa pagkabuhay niya. Pero nireject niyo eh. Ayaw niyo kay Jesus Christ, di ba? Nireject niyo eh. Kaya ngayon, lalapit kami sa mga Gentiles. Ito rin yung nasa parable ni Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Yung sa parable ng sa wedding feast. Natandaan niyo ba yung parable of the wedding feast? Na nung una, may ikakasal. Babalikan mo natin yung parable. May ikakasal na prinsipe, okay? Balikan natin, gusto niyo? Kaya nga sabi ko kadugtong, ha? Kaya itong Bible paikot-ikot lang to na pag nagsalita si Paul, may kadugtong sa Psalm, tapos may kadugtong na naman sa sinulat ni Mark, Luke, and John. So umiikot-ikot lang siya. Abalikan natin to ha. Para maintindihan nyo, gusto ko maintindihan ninyo yung parable of the wedding banquet or parable of the wedding feast.
Yung kingdom of heaven is like a king who has prepared a wedding banquet for his son. Sabi niya sa mga servants, o kumuha kayo ng mga tao, imbitahan ninyo. Ha? Yung mga kaibigan natin. Pero ayaw pumunta ng mga naimbitahan. Diba? Sabi nung iba, pakisabi na nagpatay tayo ng baka, matabang cattle, tsaka oxen, tapos para pumunta lang sa wedding feast. Pero walang interesado. One, kasi yung iba nagtatrabaho lang, ganun. Yung iba, pinatay nila yung mga servants, mineltrato, nagaling ngayon yung king. Pinadala niya ngayon yung army and destroyed murderers and burned their city. Ngayon nagsabi na naman siya sa mga servants niya. The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite the banquet anyone you find. Kahit na lang sino, sige. Kahit saan kalye, kahit saan lupalop, mag-imbita na lang kayo para may dumating dito sa wedding feast natin. May mag-salo-salo tayo. So kahit sino na lang, di ba? So maraming nga nagpunta. Pero... But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Sabi niya yung king, paano ka nakapasok dito? Yung damit mo hindi pang wedding clothes. Hindi nakasalita yung lalaki. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be gnashing, where there will be weeping and gnashing of teeth, for many are invited but few are chosen. So balik ngayon tayo dito kay sinasabi ni Barnabas, iniimbita kayo. Iyon yung sinasabing wedding feast ni Jesus Christ, ha? Na kasi alam na ni Jesus Christ ang mangyayari. Alam na niya na after niyang mabatay at mabubuhay, lahat na ng mga tao pwede nang maligtas. Kaya sabi ni Paul and Barnabas, di ba ayaw nyo na ni-reject nyo? Parang sa wedding feast, ni-reject nyo yung parable na ganon. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Ni-reject nyo. Kaya ngayon, napunta kami sa Gentiles. Yung mga Gentiles, ibig sabihin yung mga nasa kalye, na kahit na lang sino, inimbita namin. Kahit sino, ni-spread namin ang word of God para makatanggap ng invitation para magpunta sa wedding feast. Ganito ang ibig sabihin ni Paul at Barnabas. At ganito rin ang gustong sabihin ni Jesus Christ dun sa parable na yon. Na-connect nyo na. Naintindihan nyo na. For so the Lord has commanded us, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. Now when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as had been appointed to eternal life believed, and the word of the Lord was being spread throughout all the region. But the Jews stirred up the devout and prominent women and the chief men of the city, raised up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region. But they shook off the dust from their feet against them and came to Iconium. And the disciples were filled with the joy and with the Holy Spirit. Oh, yan, isang oras. Mag-isang oras tayo. Isang chapter lang na pag-usapan natin. So, naiintindihan nyo na ngayon yung parable ng wedding banquet, no? Or parable of the wedding feast, na ang sinasabi doon, lahat na tayo pwedeng imbitahan, lahat na tayo pwedeng maligtas. Basta magtiwala sa kanya, dapat pag-imbitado tayo sa wedding feast, nakadamit tayo na pangkasal. Ang ibig sabihin ni Jesus na nakadamit ng pangkasal is dapat malinis ka. Okay, hindi ka malinis. Paano ka magiging malinis? Ibibigay mo ang buhay mo kay Jesus Christ, isusurrender mo lahat sa Kanya. Mamahalin mo yung kapwa-tao mo, mamahalin mo si Almighty Father. Ganun yun. So, nagkakaintindihan na tayo, ha? Nakaisang oras, Ha? Pag may tanong kayo, itanong nyo ako.
Hindi ka nagtatanong sa akin. Huwag kayong matatakot. Hindi ako nangaaway. Pag magdadrive lang ako. Tiyatanggal ko yon yung pag magagalit ako. Pero tatanggal naman pa unti-unti na pag nagdadrive ako, natatanggal naman. Kasi hindi na ako nagagalit. Hindi na ako nagagalit masyado. Yung inaamin ko. Tsaka hindi na ako masyadong nahuhuli ng traffic enforcer. Kasi camera na nanguhuli. Hindi, may mga ibang lugar na may nanguhuli pa rin na traffic enforcer. Pero yung mabait naman sila. Ayun. Pupunta nga ako dapat ng LTO. Tapos, may pumara sa akin, traffic enforcer. Bakit? Ano po yun? Pupunta na nga ng LTO. Bakit? Akin na lisensya mo? Sir, anong bakit po? Pupunta nga po ako ng LTO, sir. Kaya nga ako nandito. Pupunta na nga ng LTO, nahuli pa ng traffic enforcer. Pupunta ako ng LTO para ipakita ko na na nakabayad na ako. Nagbayad ako kasi nga nahuli ako last year. Tapos hindi pala nila ni-record. Kaya dapat pupunta ka doon sa main office, sa headquarters, para malinis yung record mo. Ganun pala yun, hindi ko alam. So dapat pala last year ko pa pinalinis yung record ko. Tignan mo, pupunta na ako ng LTO, nahuli pa ako. Sabi, saan ka pupunta? Sa LTO po. May huli po kasi ako eh. Sir, may huli na ako. Sir, titignan ko lang, ipapalilis ko lang yung record ko. Buti mababait naman. Pero pag yung camera, yung computer, hindi mo makakausap yun. Sana na lang yung mga traffic enforcer na lang ang manghuhuli. Huwag na yung mga computer. Mas nahirapan pa tayo ngayon, di ba? Ang dami reklamo. Yung mga buhaya, yung mga, sasabihin mga, buhaya yung mga traffic enforcer na yung buhaya yung mga traffic enforcer. Kaya ka na naman nahuhuli dahil na may violation ka. Hindi ka man nahuhuli pag wala kang violation. Kagaya ko, ang dami kong violation. Ignorance of the law, excuses na ako. Hindi ko alam. Meron pa ako, nahuli ako dun sa Mahating Gabi na. Yung sa EDSA Ross Boulevard. Gumawa mo yung gusto. Sabi ko, kasi yung Waze kasi yung sinusundan ko dahil madilim na, wala na akong makita sa sasakyan. Tsaka yung mga traffic lights, gumaganong-ganon. Ano na ngayon pa, paano yung gagawin ko rito? Sinundan ko yung Waze. Sabi ng Waze, diretso lang. Nalilate pala yung Waze ko. Yung sa cellphone ko, late yung signal. Sabi rito, diretso lang ako. Mukhang may kalye naman doon. Diretsohin ko na lang yun. So, dumiretso ako. Tapos mamaya-maya, may traffic enforcer. Ating Gabi na. Ma'am, alam niyo bang bawal dyan? Sabi ko, hindi. May kalye, Hindi yun, hindi yun pwedeng dumaan dyan. Nakita niyo, may maliit na island. Island ba yun? Sabi ko, ba't ang liit? Hindi ko nata. Kailang po nakagawa niyan, ma'am. Sabi ko, hindi ko alam Kasi hindi naman ako taga dito. Sabi ko, kapatingin ng lisensya ako, tinignan. Manila, hindi niya ako luma na yung pinalayas niya ako dyan. Hindi na ako dyan nakatira. Ito ang ID ko ng barangay ng bago kong tinitiran. Sige. Uy, tsaka nung nagkuha ko sa headquarters ng clearance, puro lalaki yung mga nahuhuli. Kasi ba't puro mga babae dito nahuhuli? Ako lang ba nung nagkuha ng clearance ng LTO? Ba't gano'n? No? Saka na nga na yung pag-usapan yun. Isang oras na Ano ba yan? May kadugtong pa yan. Idudugtong ko pa next. Next kita natin. Ako lang nakakakita sa akin. Next kita nyo sa akin, idudugtong ko. Sige. Bye-bye. God bless us all. Magpe-pray tayo lagi. Buksa natin yung puso at isipan natin. Importante yun.
alam niyo na rin kung paano mag-pray at saka naiintindihan niyo to. Pag may tanong kayo, titanong niyo ako. Ha? Kung naguguluhan kayo. Or kung ayaw niyo akong tanongin, magbasa kayo ng Bible. Tapos, magpa-pray kayo sa Holy Spirit, kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Para hindi kayo naguguluhan, ha? Sige, take care. Love you. God loves you.